Kung binaba niya po yung cellphone, sir, agad niya po akong sinakmal, inupakan, inukmuraan, tapos pinasok na ako doon. Tatlo po sila, sir, na gumawa sa akin, sir. Hindi ko magkakalimutan yung mukha na yan, sir. Natanong yung sundalo na kung hindi nyo ilabas yung kubre na andyan sa loob ng kulungan nyo, hindi kami titigil hanggat hindi namin nadadala yung kubre na yan kasi wala naman yung kasalanan, wala nang may pakitang ebidensya sa akin eh. Hindi siya naka-uniforme sa loob ng prusinto? Hindi po, sir. Ay, mga sampatarbang mga gato. Ito kung talagang totoo ang sinasabi mo. Pulis ka, tanghaling tapat na, pagkatapos nakasando ka pa. Kung sakali ho kayong nanonood at kilala niyo ho si Doktora, person of interest na ho sa amin, si Doktora dito ho sa Pambansang Sumbungan. Buong ingat ho namin, respetuhin po ho namin itong Doktora na to kasi yung pahayag na dapat na kanyang makuhanan siya at magpaliwanag dahil inarereklamo ho siya. Ang ayaw lang ho namin, yun ho mga chubibo na talagang chuwari-wariwap ay tatawag ho sa amin kung ano mga sinasabi. Hindi kayong issue, so shut up! Itong hospital na Zamboanga del Sur na kung saan sinusuhulan ho ng 30,000 umano, yun ho nagsumbong sa atin na wag na raw ho magpatulfo. Nakausap po natin yung Chief of Police ng Pagadian City na si Lieutenant Colonel Parson Asadil. Nakilala na ang police na inarereklamo siya si Police Corporal Wilito Nuena. Ito raw ang pulis na nag-asikaso kay Romel nung araw na pumunta ito sa police station upang magpa-blatter. Sinabi raw ng pulis na ito, pasikat lang daw ang mga tulfo sa telebisyon. Kaya huwag na raw subukan magsumbong. Nung ikay nagsumbong para imbestigahan, anong ginawa sa iyo ng investigador sa presinto? Sabi ko, sir, magandang umaga, sir. Tinanong ako, anong sadya mo? Magre-reklamo po sana ako, magpapablatter po sana ako tungkol po doon sa anak kong namatay na nanuan po ng doktor sa kapabayan ng doktor ko at saka mga nurse. Eh, tinanong ako, anong ospital ito? Zamboanga Medical Center, sir. Iba-iba na po yung sinasabi niya sa akin. Bakit daw ako magre-reklamo? Ano ba daw ang habol ko? Bakit daw ako magpapablatter sa ospital? Sabi ko, sir, kaya po kami pumunta dito para matulungan nyo kami. Nung time na yun, sir, ang dami niya nang sinasabi, ang dami niya nang mga sinasabing hindi maganda. Nung tinatawagan na yung chief hospital ng Zamboanga, sir, si Dr. Anatalio Kagampang, ang sabi niya doon, andito na, nagpa-blatter, anong gagawin natin? Yung binaba niya po yung cellphone, sir, agad niya po akong sinakmal, digda na po akong inupakan, sinukmuraan, tapos pinasok na ako doon. Tatlo po sila, sir, na gumawa sa akin, sir. Hindi ko magkakalimutan yung mukha na yan, sir. Yan po yung nagkaano sa amin, sir, na kapag nasumbong daw kami sa inyo, wala daw kaming magagawa dahil kayo daw pasikat, nagpapabango lang daw kayo sa TV. Anong pangalan ng sabi mo sa ospital na nakausap? Anatalio Kagampang. Si ano, pangalan? Anatalio Kagampang. Bakit mo nalaman siya yung kausap nitong pulis? Binanggit niya po yung pangalan ng pagtawag niya. Sabi niya, Dok Kagampang, andito na nagpa-blatter. Anong gagawin natin? Nung pagbaba niya ang telepono, anong ginawa nitong si Corporal Wilito Nuena? Sinakmal na po ako, sir. Dito sa dibdib, sir. Tapos, nung dalawa niyang kasamaan, sir, yun po yung nakahawak dito sa likod ko, sir. Sabi niya, kapag nagsumbong ako, anuin po daw nila akong tatlo, sir. Pupuntahan po ako sa bahay namin, sir, para patayin, sir. Wala daw po kaming laban, sir, kasi pobre lang daw kami, sir. Si Corporal Wena ba naka-uniforme ng mga sandaling yun habang ikay inimbestigahan or naka-civilian? Sir, naka-shirt lang, sir. Tapos yung sinina niya, yung damit niya, sir, naka-sando lang, sir. Yung dalawang kasamahan niya, paano mo nasabing polis? Kasi, sir, may mga bit sila na baril, sir. Inilagay ka nila sa loob ng selda, binugbog ka, dinibdiban ka nitong sinuena. Ilang beses ka sinuntok at saan ka tinamaan? Apat na beses, sir, dito sa, sir, sa dibdib ko, sir. Mm-hmm. Tapos, yung sundalo na yun, sir, punta sana doon sa kanilang tanggapan, sir. Sa estasyon? Yung sa estasyon, sir. Mm-hmm. Pagpasok ng sundalo, pinatahimik ako sa upuan. Ang sabi sa akin, huwag kang magsasalita. Eh ngayon,
yung sundalo, pagpasok doon sa kwarto nila, nakatingin sa akin yung sundalo na parang, ano, parang nahihirapan ako. Yung sundalo, okay, hindi umimik. Saan ka nakita ng sundalo at bakit mo nasabing sundalo? Naka-uniforme ba yung sundalo? Pumasok doon sa estasyon? Opo, sir. Naka-uniforme po, sir. Noong una, sir, nakaupo ako doon sa upuan nila doon sa kwarto, sir. Mm-hmm. Pag-alis po ng sundalo, agad na po nila akong pinasok sa kulungan, sir. Noong pagpasok po ng kulungan, ininyasan niya yung, ano, yung mga preso na, anuhin nyo yan. Doon na po ako na bubuk ulit ng mga preso, sir. Inutusan nino, ninuena? Ninuena, sir. Mm-hmm. Ininyasan, sir. So, sininyasan na bugbugin ka. Binugbug ka ba ng mga preso sa loob ng kulungan? Opo, sir. Doon na po umaksyon yung sundalo, sir, na bakit daw ako ipinasok sa loob ng kulungan? Ano daw yung kasalanan ko? Mm-hmm. Ang sabi ni Corporal Pin na may nagsumbong daw sa akin, sir, na nagnakaw daw ako ng dextrose doon po sa ospital, sir. Tinanong ako, totoo ba na nagnakaw ka ng dextrose? Mm-hmm. Sabi ko sa sundalo, sir, kukunapo pa man ako, sir. Sana, hindi na po ako mahuhuli. Sir, wala po akong kasalanan. Kaya nga po ako pumunta dito, sir, para magreklamo po, sir. Dahil po, namatayan po kami ng sanggol doon po sa provincial daw ng ospital. Ang sabi po ng sundalo, ganun ba, bakit ipinasok ka dyan? Ano bang ginagawa mo? Ko hindi ko nga po alam, sir, kung bakit ako nila pinasok. Anong ginawa nung nakita lang, ini-interview ka ng sundalo na naka-uniforme? Ano, sir, yung mga mata nila, sir, nakatingin po sa akin na galit po, sir. Tumalik ka yung sundalo, sabi, dyan ka lang, babalik ako. Tama? Opo, sir. Tanong ko sa'yo, anong problema ng sundalo? Bakit siya pumasok sa loob ng prusinto? Taga-kampo naman siya. Kasi, sir, may pinuntahan siya, sir, na mga na-preso din, sir, na dinalaw niya. Ngayon, yung dinalaw niya, nakilala ko naman doon sa loob ng preso, sabi sa akin, huwag ka matakot, tutulungan ka noon. Maya-maya, sir, nung nakita ko po sila na bumalik po, apat na po sila. Okay, so napansin ka ng sundalo na namimilipit ka, sinabi ni Nuenya, huwag ka mag-ingay. Huwag ka maingay. Opo, okay, sige. Opo. So nakatawag ng pansin itong pamimilipit mo, kahit hindi ka nag-iingay, nakita ng sundalo na parang namimilipit ka. Opo. Nung tinatanong na ako ng sundalo, ang sabi niya sa akin, anong nangyari sa'yo? Ba't namimilipit ka? Nung time na yon, sir, hindi pa ako nakapagsalita kasi yung mga mata sa akin ng pulis nakatutok sa akin. Okay. E nung pinipilit na ako ng sundalo na pagsalita, eh, nagsalita na po ako, sir. Nung tinanong yung pulis, sir, ang narinig ko kay Nuenya na nagnakaw ako ng dextrose. Mm-hmm. Yung sundalo, hindi naman agad na ano yung sundalo. Ang sabi sa akin, huwag kang mag-alala, babalikan kita. Tapos, pinasok. Nung umalis na yung sundalo, sabi, babalik ako. Tsaka ka pinasok ni Nuenya, ni Nuena, sa loob ng kulungan. Opo, sir. At tsaka, sinenyasan niya yung mga preso, bugbugin ka. Opo, sir. Binadulan ako, sir, ng kahoy, sir, na andun po sa loob ng silda, sir, na nakababad po sa tubig. Tapos, susuntok na ako, sir. Wala bang presong naawa sa'yo? Wala po, sir. Maliban lang po doon sa dinalaw na sundalo, sir. Gaano katagal bago dumating uli yung polis, yung sundalo na may kasama ng mga sundalo? Ilan sila bumalik? Mga tatlong oras, sir. Tatlong oras, bumalik. So, alas 9, alas 10, alas 11, mga alas tanghali na, bumalik sila. Opo, sir. Ilan sila nung bumalik yung sundalo? Apat na. Ang sabi nung kasama na ng sundalo, sir, tinanong yung pulis, anong kasalanan nito? Ba't nandito to sa loob ng kulungan? Mm-hmm. Ang sabi, kutuwalwin niya, nagnakaw yan ng dextrose, sir. Okay. Tapos, inihingi yan siya ng ebidensya. Mm-hmm. Di wala naman siyang maipakita. Okay. Doon na po, nagtanong yung sundalo na kung hindi nyo ilabas yung tugre na andyan sa loob ng kulungan nyo, hindi kami titigil hanggat hindi namin nadadala yung tugre na yan kasi wala naman niyang kasalanan. Wala kang maipakitang ebidensya sa akin, eh. So, anong sagot ni Wenya? Anong sagot ni Corporal Wulito Wenya? Hindi po nakasagot, sir. Nung habang sinasabihan niya sa nung isang sundalo na ilabas mo na. Kasi wala namang kasalanan yan. Wala ka namang ipakitang ebidensya, eh. Okay.
kung may pakita kang ebidensya, hindi kami mangingialam. Kulang ka naman eh, ilabas. Ilabas mo na yan. Inalabas po ako, sir. So, ang ginawa nitong si Nuenya, naka-short pants pa rin ba? Naka-sando pa rin siya nung bumalik? Tanghali na? Naka-short pants pa, sir. Hindi siya naka-uniforme sa loob ng prosinto? Hindi po, sir. Ay, mga sangpaktarbang mga gato kung talagang totoo ang sinasabi mo. Pulis ka, tanghaling tapat na, pagkatapos nakasando ka pa. Baka mamaya, karusunsilyo pa siguro itong butas-butas na mapanghi, lumalabas ng kanyang betlog doon. Ano ba, naka-brief ba yung loko-loko? Naka-short lang siya ng purontong? Naka-short lang po, sir. Anong klaseng short? Yung hanggang sa tuhod lang, sir. Hanggang sa tuhod. Sige, ganito. Okay, noong pagkatapos nun, nakalabas ka na? Opo, sir. Nakalabas na po ako. Kasama ka, kasi sinamahan ka talagang siniguro nitong mga 1st Tabak Division ng mga Army na sinamahan ka na? Opo, sir. Tapos, nung palabas na po ako, sir, may hinabol po si Corporal Winia na sinabi sa akin na kahit kay Corporal ako magreklamo, wala daw ako magagawa kasi pasikat lang daw kayo, sir, at pabango lang daw kayo. Narinig ba ng mga sundalo itong sinabi niya? Opo, sir, pero hindi na lang siya pinakailaman. Pakipaliwanag nga, Corporal Wilito Nuenya, Philippine National Police, Pagadian City. Lahat ng aligasyon niya, sir, hindi po totoo yan. Ang totoong nangyari, tinawagan na po ng chief of police ko kasi kahapon, sinabihan po na yung deputy chief of police namin na kilala ko yan si Mr. Romil Aguilar. Kilala ko yan sa sir kasi at that time na nag-duty ako, pumunta sa akin, siya sa akin sa opisina para magsumbong, magpa-blatter regarding sa asawa niya at anak na namatay. Saka yung asawa daw niya, hindi pa gumagaling, nagkasakit. Tinawagan ko yung kakilala ko na mangingi ako ng contact number ng medical director ng Sabuang Gadistor Medical Center para i-confirm ko yun kung na-admit pa talaga yung asawa niya at namatay yung regarding na namatay yung anak niya. Ang nangyari, nung tumawag ako, ang sabi ko sa kanya, sir, maghintay ka muna kasi tatawagan ko. Ang ginawa niya, umalis po siya at sabi niya sa akin, babalikan daw muna niya yung asawa niya na nandoon sa City Health kasi nagpapasick up kasi wala pa daw yung kain ng tanghalian. Yun ang totoong nangyari. Okay. Regarding sa sinasabi niya ng mga aligasyon na pinupok ko siya, hindi ko po ugali yan. Makikita man din yan sa background ko. Corporal Wenya, sandali lang. Ano? Yes, sir. Yes, sir. Anong oras dumating si Romel sa inyong prosinto? Mga alas 3 ng hapon po, sir. Alas 3, alas 9? Alas 3 po ng anong hapon. Anong oras ng umaga? Anong oras? Kasi may witness tayo rito. May mga 1st Tabak Division ng mga Army. Ngayon, kaya gusto kong consistency. Hindi ba alas 9 ng umaga dumating itong si Romel Aguilar? Hindi po, sir. Alas 3 ng hapon. Okay. Nung dumating si Romel Aguilar, anong uniforme mo? Ikaw ba'y naka-short pants, naka-sando o naka-uniforme? Naka-uniforme po ako ng bago naming uniforme yun. Anong uniforme mo? Short pants? Kumugreen po, sir. Yung camouflage. Camouflage. Ito namin bago ngayon. Okay. Sinasabi mo camouflage. Ito ba'y mapapatunayan mo kung salagang tatayong testigo ang 1st Tabak Division ng mga Army na ay kung tatayong testigo rito na sinasabi mo? Kasi may nakakita kasi Corporal Wilito Wenya na namimilipit sa sakit si Romel Aguilar sa upuan. At nilapitan, nakatawag ng pansin doon sa Army taga 1st Tabak Division para bisitahin ang isang detainee sa inyong presinto at natawag ng pansin, nakita niya namimilipit na nakaupo. Ang sinabi ng sundalo, pag bago pa man umalis, bago niyo pinasok sa loob ng selda, mag-antay ka, babalik kayo sa iyo. 3 hours after dumating yung mga sundalo, 4 na sila. Ikaw ngayon, may testigo. Ang sinabi mo nung pinalabas nyo na, napakahiyaan na siguro, baka natakot na kayo, hinabol mo pa si Romel Aguilar, narinig din ng mga sundalo, ang sinabi, huwag ka na magsumbong, yung mga tulfo na yan, mayabang lang yan sa telebisyon. Totoo bang sinabi mo to? Hindi po, totoo ang lahat yan. So, kung apat na mga sundalo ang tatayong testigo,
na nakita na totoong pangyayari na hindi tugma sa sinasabi mo. Pakinggan mo ako rito, Corporal Luenya, bago na ang PNP Chief, si General Eleazar, kung itong sitwasyon na to makakaabot dahil kami sa Maynila, you will be subject of an investigation ng internal... Ito yung sinasabing Internal Affairs Service, IAS. Magkakaroon ka ng kasong administratibo, kasong kriminal. Mawawala ka sa serbisyo. Well, paano kaya pag hinarap namin sa iyo mga sundalo at makukuha namin sa 1st Tabak Division, haharap ka ba? Haharap ako, sir. Ngayon, ngayon pa lang, sandali muna, kasi nakita nila... Sandali muna. Makikipagtulungan sa amin ang Chief of Police kasi bago na ang PNP Chief, si General Guillermo Eleazar. Kaya huwag ka magsisinungaling kasi kung sinasabi mo yan, hahamunin kita ng polygraph test. Sa ilalim ka ba ng polygraph test? Kung nagsasabi ka ng totoo, pati itong si Romel Aguilar, dalawa kayo, kung sino nagsasabi ng totoo, may mga testigo rito. Yes, ito sir, ito. Aguilar, pakinggan mo ako. Sino ang kausap mo nung ikay dumating sa presinto ng alas 9 ng umaga? Sinong humarap sa iyo na naka-sibilyan, naka-t-shirt, naka-sando, naka-tsinelas? Sino? Hey, Corporal Nuenya. Corporal Nuenya. Hindi po totoo yan, sir. So, hindi totoo. Okay, sige. Anong oras dumating nung nakita ka namimilipit ka na dahil binugbog ka, dibdiban ka ni Nuenya? Anong oras dumating? May nakita akong sundalo na pumasok mo, sir. Mm-hmm. Ako yung nauna. Okay, ikaw na. Una. Binugbog ka ba ni Nuenya? Dinibdiban Opo, ka ba? Sir. Opo. Bakit ka dinibdiban ni Wilito Nuenya? Ano daw po yung habol namin kung bakit po daw kami nagre-reklamo? Ang sabi ko sa kanya, kaya po kami nagreklamo, sir, para makuha namin ang hustisya ng anak namin. Tapos nang duduro ko yan, sir. Tapos ang sabi niya sa akin, tatawagan daw niya yung hospital. Kasi kakilala daw niya si Natsuki Kagampang. Matapos niya makausap si Dr. Anatalio Kalampan, pagkatapos niya binaba niya ang telepono, anong ginawa ni Nuenya? Dinakba na ako, sir. Ilang beses ka dinibdiban, Romel? Apat, sir. Naupo ako sa sakit, sir, nung time na yun, sir, na dinibdiban niya ako, sir. Okay, namilipit ka. Mm-hmm. Pumasok yung sundalo, nakikita ka, nakaupo ka, namimilipit? Opo, sir. Nakita ng sundalo na mimilipit ka, so tinanong ka ng sundalo? Opo, sir. Tinanong ako ng sundalo. Mm-hmm. Hindi pa ako nakapagsumbong kasi yung mga mata nila nakatingin sa akin. Mm-hmm. Nung pinilit ako ng sundalo, doon ko pinagtapat, sir, na ang sabi ko, kaya nga po, pumunta ako dito, sir, para makapag-blatter. Mm-hmm. Ang sabi, sir, na nagnakaw daw ako, sir, ng dextrose. Mm-hmm. Eh, ngayon po, tinanong ulit ng sundalo kung ano? Po ba? Sabi ko, hindi po, sir. Mm-hmm. Hindi po ako naglakaw. Alright, sige. Ngayon, sir, pagkatapos noon, umalis yung sundalo, naiwan ka, nangako yung sundalo, babalikan ka. Tama? Opo, sir. Ang sabi ng ano ng sundalo sa akin, dyan ka lang, babalik ako ha. Pag alis po ng sundalo, dali-dali ako nila pinasok. Eh, ngayon po, maya-maya po mga... Anong oras ka mapinasok? Anong oras ka pinasok? Anong oras? Umaga o tanghali? Umaga, sir. So, mga 9, nasa kalahating oras po, sir. Mga 9:30 bago mag-alas 10, tama? Opo, sir. Anong oras bumalik yung mga sundalo nung matapos ka magbugbog ng mga preso? Mga anong oras na yun? Tanghali na yun, sir, eh. Mga alas 12 yata yun, sir. Okay, so tama. Tugma, alas 3, 3 hours after. Tsaka bumalik yung mga, anong oras ka ni-release nitong si Nuenya at nilabas ng presinto dahil sinabi ng mga sundalong taga Tabak Division, apat na sila. Pag hindi nyo pinalabas yan, anong sinabi ng mga ng sundalo, apat na mga sundalo, naka-uniforme nito? Anong sinabi? Ang sabi sa kanila, kapag hindi nyo pinalabas yung pobre, hindi kami titigil hanggat hindi namin nadadala yan kasi wala naman yung kasalanan eh. Sa totoo lang po, Sir Ben, mayroon po akong medical, Sir Ben. Okay. Pa-medical po ako sa dibdib ko. Okay. Tsaka kanila pinalabas? Opo, sir. Kasama ka na ng sundalo nung lumabas ka? Opo, sir. Dinala ka ng mga sundalo, siniguro ng sundalo, kasama ka, nalabas ka, nailabas ka ng mga sundalo sa awa sa iyo, taga-Tabak Division, tama?
Opo, sir. Anong oras na yun nang nalabas ka sa prusinto? Mga alauna na yun, sir. Alauna na yun. Mga 1 na po. Totoo ba ang sinasabi nitong si Nuenya, alas 3 daw ng hapon, ganun, ikay pumunta roon? Totoo ba o hindi? Sir, hindi po yan totoo, okay, sir. Okay, sige, diyan ka lang, hindi ha. Hindi ko makakalimutan yung mukha na yan. Okay, Corporal Nuenya, narinig mo ang salaysay. Spot investigation. Ano mas ano masasabi mo, Corporal, Police Corporal, investigador ka pa na. Alam ko pag investigador ka, there's an art of investigation, investigation 101. Ngayon, kaya ko sinasabi sa iyo, pinakita ko sa iyo spot investigation. Hindi ko kayo pareho kilala. Ngayon, kinuha ko muna siya kasi may testigo siya. Ikaw wala kang testigo. Ang testigo mo, ang sinasabi mong credibility mo, integridad mo, ibinigay ka na sa amin ang iyong chief of police. Eh. So, sobrang takot eh. Kaya nga, sir, kasi ako mismo ang tumawag. Nakilala ko yan. Sinong kilala mo? Sinong kilala mo? Yung deputy chief of police namin, sir, sinabihan ko na siya kahapon. Kasi kahapon, kasi nagpatawag na ho kahapon ang mga staff namin dito sa Maynila sa Bitag Multimedia Network, sa People's Television Network. Alam mo, Corporal Wilito Nuenya, ang PTB4 sa ilalim ng Office of the President. Ang PTB4 sa government station sa ilalim ng Presidential Communications Operations Office, na kung saan matatagpuan mong sinasabi mong mayabang yung mga Tulfo Brothers. Ano ang sasabihin mo? Mayabang ba kami? Totoo bang sinabi mo mayabang kami o bahagang buntot mo ngayon? Sabihin mo sa akin? Nandiyan ka pa ba? The number you dialed is not accessible at the moment. Right. Ito hong ginagawa namin on the spot investigation. Nagsimula ho sa ospital ng kapabayaan, namatay yung sanggol sa kapabayaan ng isang doktor, si yung doktor na inireklamong doktora, na kung saan, at pagkatapos sa kagustuhan makakuha ng hustisya, namatay yung bata, inilibing lang sa karton, at tapos ang ginawa nito, si Romel nagreklamo sa police station. Ang sinapit niya pang bubugbog ng tarantadong estupidong na pulis, nilalait ko, kung ako na sa pagdating, suntukin ko ito eh. Papahubalan ko ng uniforme, ganun lang kasimple. Total, ako nagsasabi, hindi ho kami mayayabang, ginagawa lang ho namin. Total, civilian naman sila yung karakter. Pag ano uniforme, nare-respeto ko. Pero ang magsuot ng uniforme na hindi karapat-dapat, susuntukin ko. Pag napatunayan ko. Kung magagawa niyo yung ginagawa namin pag-iimbestiga, to find consistency, methodical chronology of events, what transpired, pinatuturo namin the who, the what, the where, the when, and the how, yan ho ang aming sistema rito. Hindi kami basta-basta ere ng ere lang. Si Loko-Loko, natakot na. Nakita niya na ho. All aces against this guy. Sa amin ho ngayon, nakipag-ugnayan ho kami doon ho sa army, at natutuwa rin ho sila sa nangyaring ginawa raw ho, na for the first time aalamin ho natin itong mga army na tumulong out of compassion, at wala ho silang pakialam sa police. Incidental lang na nandoon na padaan para bisitahin ang isang detainee, at swerte naman nakita nilang pangyayari, kasi kaya gusto rin alamin ng AFP sa army, sa armed forces, para parangalan sa luduhan. Yun ho. Doon ho sa ginawa nung army ho na nanindigan, hindi sa pakikialam. Yun ho ang hinahanap natin sa panahon ngayon, mga boss. Kung kayo ho'y nanonood dyan sa Pagadian City, sa opisina ni Governor Victor Yu, kami ho'y nananawagan sa inyo, open your line, kasi doon sa ospital ng Sambuanga, ito ho'y Sambuanga del Sur Medical Center, hindi ho namin matawagan yun hong doktor, at hinahanap ho namin pati yung doktor doon na si Dr. Anatelio Kagampan. Ang inyong napapakinggan ho na ringing ay yan ho'y telepono na in-research pa ho namin sa tanggapan ng gobernador ng Sambuanga del Sur, si Governor Victor Yu. The subscriber cannot be reached. Please try again. So okay, so hindi ma-contact. Kasi kung hindi pa ma-contact niyan, ay gagawin natin, there's always another day.
Dito ngayon sa mga numbers na pinagdaanan, lahat ho na numbers ni Doctora Romaline Paranal de Castro, hindi pa rin ho natin makontak hanggang kasalukuyan. So, yun hong mga supporters, mga trollers, you shut up instead of you telling us exactly how good, how kind, how compassionate itong si De Castro. I think what you can do is to get the message and say, kailangan siya namin para naman makuha ang kanyang pahayag. Stop defending. You, the troll farms, member ng mga chuwari-wari-wap, hindi umuubra sa amin yan. So, sayang yung oras ninyo kasi kung kayo magpapadala ng inyong mga support, and then kung if you're not behaving well sa aming, so, sa aming digital media, social media, we block you, we ban you, you can't come in. So, ganun ho kasimple sa amin. We know how to manage you, the troll farms. Kung talagang supporter kayo ni Doctora Paranal de Castro, you would do her a favor by telling her, Doc, abay, gusto ho kayo makausap sa ere, matagal ho nananawagan. Ito hong si Ben Tulfo. Sa ito ho, we're doing this as public service. So, ganun lang kasimple. Wala na ho kaming sasabihin. Ito ho tayo magwawakas at sasabihin ho namin, part 3 na ho tayo. Iniisa-isa ho na, ang dami ho talagang inikutan dito. Grabe ho talaga yung sinasabing sumbong na to. Well, abangan nyo ho, part 3 pa lang ho tayo. May part 4, part 5. Matatapos ho natin, sunod-sunod ho to. Okay, ginagawa natin. At nag-iisang pambansang sumbungan, di pa ho kami tapos dito, the more na abangan nyo ho. Bitag!